Yung pong ating inawit kanina, Amazing Grace, kahangahangang biyaya ng Diyos. Gusto ko lang basahin yung first verse. Ang sabi po, Amazing Grace, how sweet the sound. Kung maunawaan po natin ang biyaya ng Diyos, talagang napakatamis ng pagkakatunog ng salitang Amazing Grace that saved a wretched like me. Na nagligtas sa aking isang wretched, isang masama na tulad ko. I was once lost, but now I'm found. Dati akong ligaw, ngayon ako'y natagpuan. Hindi yung ako nakatagpo sa Diyos, kundi ako'y natagpuan ng Diyos. Was blind noong araw, was blind, but now I see. Usa natin ang ating mga Bible sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. At gusto kong bulay-bulayin natin ang paksa ng kahangahangang biyay ng Diyos. Ganito ang sabi sa verse 8. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. How amazing ang grace ng ating Panginoon, mga kapatid. Tayo manalangin. Opo, Lord, nais naming maunawaan pa, bagamat naunawaan na namin ang iyo pong kahangahangang biyaya. Ngunit, Lord, dalangin namin, patuloy niya po kaming busugin. Sapagkat sa pamamagitan po ng aming pong malinaw na pagkaunawa namin sa iyo pong biyaya, lalong tumitibay, lumalakas ang aming pananampalataya. At anumang pong hadlang sa buong daigdig na ito, ito'y hindi makakaabala sa aming pong paglilingkod sa inyo pamumuhay. Kaya Lord, amin pong dalangin, bigyan niyo kami ng kaunuan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu, sapagkat ang salita ninyo ay spiritual. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pag sinabing grace, mga kapatid, ito ay pabor. Kabutihan na ipinagkakaloob sa mga tao. Hindi mo ito pinagtatrabahuan, hindi mo ito pagsisikapan na makamit, maaring pagsikapan upang lumago tayo sa biyaya. Ito po ay unmerited favor of God. Lahat ng tao sa mundong ito namumuhay lamang sa biyaya ng Diyos. Ngunit hindi naunawaan ng bawat tao, even Christians kung minsan, hindi pa talaga maunawaan ang totoong biyaya. Na ang biyaya sa banal na kasulatan ay mayroong dalawang uri. Ito'y tinalakay natin nakaraan. Ang dalawang uri ng biyaya ng Diyos, kung tawagin, ay pangkalahatang biyaya o common grace. At ang ikalawa, pangkaligtasang biyaya or saving grace. Pangkalahatang biyaya, ito'y nasa lahat ng tao, mabuti man o masama. Ngunit ang pangkalahatang biyaya at pangkaligtasang biyaya ay nasa mga naligtas. Taglay natin to. Ngunit, kailangan natin itong kilalanin. Nang sa ganon, sa ating pong pagbibigay luwalhati sa Diyos, tama ang ating pagkakabigay sa Kanya. So, dalawang uri ng biyaya ang Diyos. At ang biyayang ito ay pawang kaloob. Sa masama at mabuti, sa sino mang tao, ngunit ang kagandahan, ang pangkalahatang biyaya at ang pangkaligtasang biyaya, taglay ng isang naligtas.
Kaya, amazing grace, how sweet the sound. Now, bago tayo dumako sa pangkalahatan, sa pangkaligtasang biyaya, nais ko lamang balikan panandalian upang huwag tayong maligaw yung pong katangian ng pangkalahatang biyaya. Alamin muna natin, balik-balikin natin upang ito'y tumanim sa ating isipan nang sa ganun, ang ating pananampalataya ay lumalakas, lumalago, tumitibay, at mabibigyan natin ng tamang pagluwalhati ang Diyos sa biyayang natatanggap natin, either it is a common grace or special grace or saving grace. Now, tignan natin muli ang katangian ng common grace. Ang common grace o pangkalahatang biyaya, kung tawagin ito, is the perfect good, ang perpektong kabutihan ng Diyos na kailanman hindi ito nagbabago. Tao ang nagbabago sa kasamaan, sa kabutihan, sa pagsisisi at kaligtasan. Tao ang nagbabago, but the common grace of God, kailanman hindi ito nagbabago. Tulad ng ilaw na walang anino ng pagbabago. Tulad ng Diyos, ang Diyos po kailanman ay hindi nagbabago. Kaya napakabuti ang biyayang ito na sa tao, hindi lamang ma-recognize ng mga tao ang kabutihang ito, biyaya ng Diyos, dahil sa kasalanan. Now, bakit po ang biyaya ng Diyos ay ibinahagi ng Diyos sa lahat ng tao? Ito'y walang tinatangi o ito'y pangkalahatan upang matupad po ang pagtatakda ng Diyos. Remember? Wala pang sanlibutan, ang Diyos pa lamang sa kanyang eternidad nagplano. At ang plano niyang ito ay kanyang ipinasya. Ibig sabihin, itinakda niya na ang lahat ng maaring mangyari sa mundong ito. At dahil siya po ay nagplano yung decree niya, kailangan itong mangyari. May isa katuparan. At ang kanyang plano, ang kanyang kapasyahan sa wala pang simula, wala pang katapusan o eternity, kanya itong isekretuparan sa dalawang paraan. Naalala niyo kung ano yon? Primero, nilikha niya ang sanlibutan. Kung walang paglilikha, hindi mangyayari yung kanyang itinakda. At ang kanyang itinakdang kabutihan, hindi rin maibibigay sa lahat. Kaya doon, siya po ay naglikha. Nilikha niya ang lahat ng bagay. Ito may maliit o malaki, nakikita man o hindi, lahat yan walang aksidente. Nilayo ng Panginoon kanyang plano sa walang hanggang pasimula, nalikhain ang lahat ng bagay. Munti man at dakila, invisible man or visible, wala pong nangyari na hindi mula sa kanya. Ikalawa, yung pong kanyang nilikha ngayon ay pinamahalaan ng kanyang providensya. Okay? Providensya. Ibig sabihin, pag sinabing providensya, pinakilos niya ang lahat ng nilikha niya ayon sa layunin ng pagkakalikha. Kung ang alimango ay tinakda ng Diyos na ito'y gumapang sa tuyo at gumapang sa ilalim, hindi yan dahil sa kalooban ng alimango, kundi yan ang itinakda ng Diyos. At yung kanyang itinakda, nilikha ang alimango upang pamalaan ng kanyang providensya. So lahat ng bagay, pati ang tao, gumagawa ayon sa layunin ng Diyos. At ang layunin ito nakikita sa providensya. So sa lahat na nangyayari sa buhay natin, whether it is good or bad, walang aksidente. Lahat ay ayon sa itinakda ng Diyos na pinakilos sa pamagitan ng providensya. Nabasahin ko muli ang ating 1689.
confession of faith, ito yung magandang pagkakapaliwanag. Basahin lang natin ang paragraph 1, lesson 5. Kung taglay pa ninyo yung inyong 1689, mga kapatid, yan ang doktrina natin. Lahat ng kailangan nating malaman nandyan. Okay? So, dapat alam natin yun, yung 1689. Ganito ang pagkakasabi, yung providence of God ay panglima. Akit, paano nakipanglima? Ang una pong nilagay sa 1689 ay ang salita ng Diyos. Kailangan muna nating salita ng Diyos, pakilala ang Diyos, nang sa ganon, magkaroon tayo ng pananampalataya. At sa pananampalataya, ikalawa ay ang Diyos, ang kanyang Trinidad. Hindi tayo maaaring maniwala kung walang kausalatan na ang Diyos pala ay mayroong tatlong persona. Tulad ng iba ngayon, hindi nagtitiwala sa salita, kaya kung ano-ano inisip nila, mayroong tatlong Diyos, o di kaya mayroong isang Diyos pero tatlong ulo, ano, tungkol sa Trinity. Pero malinaw ito sa atin. Pangatlo, ano yung pangatlo? Ito na yung, ano ba yung pangatlo? I'm sorry. God's decree. Ito na pala, yung pagtatakda ng Diyos. Okay? Pagkatapos itong itinakda ng Diyos para mangyari, nilikha niya, creation, pang-apat. At para ang creation ay kumilos ayon sa layunin ng Diyos, providence. Okay? Providensya. Ganito ang sabi sa 1689, lesson 5, providence, paragraph 1. Sa kanyang walang hanggang kapangyarihan, from eternity past, na kapangyarihan ng Diyos, at karunungan, pagtatata, nilikha niya, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. So, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Siya rin ang umaalalay, ito yung providence, providensya. Siya ang umaalalay, namamatnugot, nangangasiwa, at namamahala sa lahat ng ito. May buhay man o wala, dakila man o munti, ito ang kanyang providensya. Okay, ngayon, providensya na sakdal sa karunungan at kabanalan at sumasang-ayon sa kanyang di nagkakamaling paunang kaalaman at sa malaya at di nagbabagong kalooban. Wala pong aksidente, lahat yan ay banal mula sa karunungan ng Diyos, lahat ng kumikilos. Ngayon, isinasakatuparan niya ang layunin ng pagkalikha sa lahat ng bagay upang, ito na yung goodness of God, the grace of God, upang ang kanyang karunungan, kalakasan at katarungan kasama ang kanyang walang hanggang kabutihan, God's grace, at kawaan, God's grace, ay mapapupurihan at maluwalhati. So yung tinakda, nilikha, pinangisiwaan ng providensya, lahat ng kabutihan, nilikha ng Diyos, ang lahat ay mabuti. Remember? Genesis, nung una niyang nilikha, at sabi ni Moses, yung author, at nilikha ng Diyos na mabuti. Nilikha ng Diyos na mabuti. Nilikha ng Diyos na mabuti. At sa bandang huli, Genesis 1:31, lahat ng nilikha ng Diyos, napakabuti. Mabuti ang lahat. Yun yung God's grace na hindi kailanman magbabago. Yung nga lamang, ang Diyos ay nagbigay ng batas kay Adan. Anong batas? Kaysa isang batas na huwag kainin ang bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman ng ano? Mabuti at masama. Sa oras na ito'y kanilang suwayin, matutulad na sila sa Diyos, may alam sa mabuti at masama. Sa kanyang providensya, ang kabutihan ng Diyos, God's grace, common grace, ay pawang mabuti ang kanilang nakakamit. Subalit nung sila'y sumuway, dahil sa kanilang malayang kalooban. No? Kaya natin na pag-aralan kahapon ng Sunday, na siya ang nagpakilos, providensya, pero hindi siya ang author ng kasalanan. Bakit? Sa kanyang kabutihan, sa kanyang God's grace, sa kanyang biyaya, malaya ang lahat ng nilikha na kumilos, gumawa ayon sa kanyang sariling kalooban
na nilayo ng Diyos. Alimango, ayon sa kanyang kalooban, sa dagat at sa tuyo. Ang paru-paro, lilipat siya ayon sa kalooban, sa bulaklak, o saan man, pero may ipinagbabawal na huwag gawin. Sa oras na sumuway sila, sa biyaya ng Diyos, sila po'y mapapahamak. Kaya buong mundo at lahat ng bagay ay nabubuhay sa pangkalahatang biyaya. Napakaganda. Ngayon, tignan naman natin ngayon ang katangian ng pangkaligtasang biyaya. Ang pangkaligtasang biyaya, sinamarize ko sa aking sariling pananalita ayon sa biyayang itinuro ng Panginoon. Pakinggan nyo lang. Ganito ang sabi. Ang pangkaligtasang biyaya o saving grace, ito'y itinakda ng Diyos sa eternidad at isinasakatuparan niya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo na nagkatawang tao na buhay na masunurin sa Diyos at sa batas, namatay sa krus bilang kapalit at katubusan ng lahat ng mga pinili ng Diyos. Naniniwala ba kayo sa kanyang pagtatakda ay meron siyang pinili? Meron. Ephesians 1:4. Ang sabi ni Pablo, tayo'y pinili ng Diyos bago pa lamang likhain ang mundo. Maraming tumatanggi niyan. Kung ganun, ang Diyos mayroong kinikilingan. Kung yun lang panghawakan mo, masabi mong may kinikilingan, kailangan ating pag-aralan ng buong konteksto ng kanyang pagtatakda, ng kanyang pagkalikha, providensya, at mabuting kaloob. Kaya it takes time para sa atin, para tayo po ay lumakas, tumibay sa ating pananampalataya. Kaya sabi, ito'y sa pinili ng Diyos. Ito ay ipinagkakaloob, biyaya, at hindi maaring tanggihan. Yung pong saving grace, hindi po ito maaring tanggihan. Kaya kung tawagin ito ay special grace. Pag sinabing may special, may pinaglaanan. Itong regalo ko ito, binili ko ito, special ito sa aking minamahal na manugang. Di ba? Ganon din. Pero hindi natin pwedeng sisihin ang Diyos na walang biyaya ang Diyos sa lahat ng tao. Lahat ng tao ay nananagana sa kabutihan ng Diyos. James 1:17, lahat ng mabuti ay mula sa Diyos. Lahat ng ganap na kaloob ay nagmumula sa langit, sa Diyos, na tulad ng liwanag, walang pagbabagong anino. Yung alamang, ang special grace ay gawa ng Diyos sa mga taong hindi karapat-dapat upang walang sino mang maaring magmalaki. So hindi dahil sa pagsisikap ko, kaya ako niligtas ng Diyos. Hindi dahil sa marami akong nagawa, kaya ako niligtas ng Diyos. No. Even saving grace, gawa ng Diyos na ipinagkakaloob sa hindi karapat-dapat na tao. Ngayon, common grace o pangkalahatang biyaya ay maaring tanggihan. Tinatanggihan yan. At di kaya sinasalungat, dinidisobey common grace. Pero ang special grace, hindi pwede itong tanggihan. Irresistible ito. Malalaman natin sa susunod na pag-aaral bakit hindi kayang tanggihan ng sino mang tao na pinagkalooban ng saving grace o irresistible grace. At dahil ang common grace na nasa bawat tao, kabutihan ng Diyos sa bawat tao, ay pwedeng tanggihan at pwedeng salungatin, sinamantala ito ni Satanas. Ito ngayon ang pinaka
kapangyarihan ni Satanas doon sa bawat nilikha, sa bawat tao. May kalayaan pala ang tao na tumanggi o sumuway. Common grace din yung magkaroon tayo ng kalayaan ng kalooban. Hindi tayo hinawakan ng Diyos sa leeg na sunod-sunuran na parang robot. Sa kanyang providensya, hinayaan tayong mabuhay ayon sa pagkakalikha sa atin. Gaya naman, itong si Satanas, ito yung kanyang sinamantala. Bakit po? Doon kasi sa langit, may nangyayaring pagrebelde. At ang pagrebelding ito, nagmula sa isang anghel ng kaliwanagan. Kung tawagin yan ay si Lucifer. Yung anghel ng kaliwanagan na laging kasama ng Diyos, sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay nagrebelde, yumabang sa kanyang katungkulan, si Lucifer. Nung ibagsak siya sa lupa, tinawag siyang the devil. O di kaya si Satanas, pumangit yung kanyang pangalan. Lucifer meant angels of light, ang ibig sabihin nun. Basahin natin paano siya ibinagsak. Basahin natin Isaiah 14 verse 12. Si Isaiah dito, kinasiyan ng banal espiritu at ipinakita sa kanya yung imposibleng makita ng sino man tao. By the inspiration of the Holy Spirit, pinakita kay Isaiah kung ano, kung paanong bumagsak si Satanas. Ang sabi sa verse 12, I'm sorry, English yung aking Bible. Tagaloging ko lang muna. So ganito, Isaiah 14:12. Ganitong sabi, ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga? Kita nyo, siya yung tala sa umaga. The star of the morning, Lucifer. No? Anak ng umagas. Paanong ikaw ay bumagsak sa lupa? Ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa. Nakita nyo, bumagsak siya, gumanti siya sa Diyos doon sa kanyang mga nilikha. Verse 13, sinabi mo kasi sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa taas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono sa taas, ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ang sabi niya. At ang sabi pa sa verse 14, ako'y aakit sa taas ng mga kaitaasan ng mga ulap, gagawin ko ang aking sarili na gaya ng katastaasan, gaya ng Diyos. 15, gayon may ibinabaka sa Siol sa mga pinakamalalim na haligi ng hukay. Yan po ang nangyari. Ibinagsak siya ng Diyos dahil sa kanyang kayabangan. Kaya kung tawagin siya ngayon is the devil. Pag sabing the devil, deceiver siya sa lahat ng mga tao ng Diyos. Siya yung nanlilin lang. Siya yung sumisira sa kabutihan ng Diyos na nasa tao. Pero tanda natin, bagamat ang tao ay bumagsak sa kasalanan, may kabutihan pa rin nandyan sa loob. Kaso nga lang, ito po ay sinasaklawan ni Satanas dahil may kasalanan ng tao. Naghahari ngayon ang kasalanan na alipin ng tao, hindi niya ngayon maipumiglas ang kabutihan ng Diyos, ang grace of God. Kaya, dahil dyan, bumagsak ang tao sa kasalanan. Dahil si Adan ay sumuway sa Diyos. Malaya kasi siya. Malaya siya. Binigyan siya ng kalayaan ng Diyos. Pero binigyan na siya ng babala. May batas na na binigay sa kanya. Pero katunayan, bawat tao may batas sa kanyang konsensya. Ano yung batas yun? Yun yung kabutihan ng Diyos, hindi nawawala. Kaya kahit anong kriminal ang tao, kahit na 1,000 pa pinatay niya, pwede siyang magpakain ng isang sanggol na nagugutom. Okay? So tingnan natin Romans 5 verse 12. Ganito ang sabi. Sinabi mo sa iyong Romans 5 verse 12. Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan.
Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nagbago na ngayon dahil sa kasalanan. Ang tao ngayon ay nagkasala na. Siya'y alipin na ng kasalanan at siya'y mamamatay. Patay ang kanyang spiritual, patay siya, mamamatay siya sa kanyang physical, at mamamatay siya sa impyerno. Kung tawagin yan, ikalawang kamatayan na hindi na maiwasan ng tao. Dahil ang tao, makasalanan, the wages of sin, ang kabayaran kasalanan, ay kamatayan. Kaya, wala nang matuwid. Wala kahit isa. Romans 3:10. Bakit? Verse 23, sapagkat ang lahat ay kapos sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang tao ay makasalanan, ang kabayaran nito ay kamatayan. Romans 6:23. Kung tawagin niyan, ang tao ngayon ay makalaman. Wala na siya sa spiritual. Before, kabutihan ng Diyos talaga, kapiling nilang Diyos spiritually, nakakausap nila ang Panginoon. Ang Panginoon ay parang katabi lang nila. Nag-uusap sila sa Garden of Eden. Pero dahil ang tao ay nagkasala, ang Diyos po ay nahiwalay sa tao. Hindi dahil ang Diyos ang lumayo, kundi sa pamamagitan ng kasalanan, nagkahiwalay ang tao, patay na ang kanyang espiritual na buhay. Ang tao namumuhay ngayon sa sarili kung tawagin laman. At ang ginagawa ng laman, kung anong gusto niya, inom dito, sigarilyo dito, pangangalo niya dito, anong pang ginagawang kasalanan, lahat yan. Pero wag ka, pag nagnakaw yan, pagka nahuli, anong nangyari? Nagmamakawa. Bakit? May alam siyang mabuti. Alam niyang masama yung ginawa niya. Ang grace of God, nagkukonvict sa kanyang budhi. Kaya walang tao ang maaring magsabing hindi ko kilala ang Diyos. Kaya ang tao ngayon, lahat, no, maliban doon sa itinakdang pinili ng Diyos sa kaligtasan, lahat ng tao ay patungo sa kapahamakan. Sino ngayon ang magliligtas sa kanila? Eh, hindi pwedeng gumawa ang tao sa kanyang sarili, makalaman siya. Gagawa siya ng relihiyon, magpapatayo siya ng tore ni Babel para abutin ang Diyos. Ganun ang ginagawa ng relihiyon, pilit na inaabot ang Diyos. Pero sa biyay ng Diyos, sa special grace of God, sa saving grace of God, ang Diyos ang umaabot sa mga makasalanan tulad ko, tulad natin, tulad mo. Sino makapagliligtas? Ang Diyos. Kailan dumating ngayon ang special grace? Ang tanong, nawala ba yung common grace nung magkasala ang tao? Hindi. Nananatili ang common grace. Bakit? James 1:17, ito'y walang pagbabago. Perpekto itong kaloob kahit sa mga makasalanan. Pero, mamamatay sila, alam nilang biyaya, mamamatay sila sa kanilang kasalanan, kaya ang Diyos ang siyang gumawa ng kaligtasan. Kung tawagin niyan, special grace. At ito ay ipinahayag sa tao kailan? Nung pagkabagsak ng tao sa kasalanan. Genesis chapter 3, verse 15. Basahin natin. Ito na. Pagkatapos naribigay ng Panginoon si Adan, si Eva, at si Satanas, dahil bumagsak na sa kasalanan yung mag-asawa, pero si Adan ang siyang pinanagot ng Diyos dahil ang lalaki ang mananagot sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa, at sa kanyang mga anak. Kaya ang lalaki dapat doble ang kanyang pagsisikap na dalihin sa katotohanan ang kanyang asawa at mga anak. Kaya ang sabi ng Panginoon, verse 15, ito yung kung tawagin ang unang ebanghelyo. Ang sabi ng Panginoon, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa. Hindi pwede magkampi na ngayon yung tao at Satanas. Kailangan talaga may pagkapuot. At sa iyong binhi, tinutukoy dito yung binhi. Sino yung binhi?
Hindi sinabi mga binhi, kundi isang binhi. Sa palagay niyo, sino ang binhi ng kaligtasan? Si Jesus Christ. Doon pa lamang sa Genesis, pagkabagsak, ipinangako na ang tagapagligtas na si Kristo. Kaya ang kaligtasan ng mga tao sa Old Testament ay kaligtasan din natin sa Bagong Tipan, si Kristo. There is only one Savior, Acts 4:12. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos sukat ikaligtas sa lahat ng sumasampalataya. Kaya ang pananampalataya ng mga tao sa Lumang Tipan, makikita natin sa pamamagitan ng pagsunod nila sa seremonya. Dahil sila naniniwala sa Savior, nakikita ito sa kanilang paghahandog, sakripisyo, ginagawa nila yung physical na paglalarawan sa spiritual na tagapagligtas. Kaya ang mabigat naman noon, ang paniniwala ng mga tao doon, doon sila naligtas sa kanilang seremonya. Gayong seremonya ay larawan lamang sa gagawin ni Kristo sa krus. Sa ating ding panahon, akala nila naligtas sila dahil sila nagpapako sa krus. No, yung pagpapako yun ay lumalaraw kay Kristo. Kaya there is only one Savior sa Old Testament and New Testament. Kaya naman doon, makikita natin lahat ginagawa nila yung kanilang pananampalataya. Kaya kung tawagin yan, sila'y naligtas sa kanilang mga gawa. Pero ngayon, tayo po'y naligtas sa pananampalataya. Tapos na kasi ang ginawa ni Kristo. At yan ang nangyari. Nawala ba ang common grace? Hindi po. Pero ang common grace, pwedeng tanggihan. Now, ang common grace, yung pangkalahatang biyaya, saksi lahat ng tao, kaya nga pangkalahatan eh, common eh. Ibig sabihin, wala kang pwedeng idadahilan na sabihin, hindi ko alam eh. Hindi ko alam na may Diyos pala eh. Hindi ko alam na bawal pala yun sa Diyos. Hindi ko alam na ako'y nagkasala pala laban sa Diyos. Hindi po maaari. Dahil sa ating nakaraan, ipinakita ng Diyos ang common grace sa dalawang paraan. Una, kung tawagin, general revelation. Pangkalahatang kapahayagan. Ibig sabihin, bawat tao, may sanggol man, bata man, alam niya, nakikita niya na mayroong Diyos na dapat niyang sambahin, sundin, at purihin. Pero ikalawa, kung tawagin yan, ay special revelation. Ang special revelation, para din sa lahat, common, pero ang makakatanggap nito ay ang mga itinakda ng Diyos. Now, halimbawa, general revelation. Ano yung general revelation? Ito po ay makikita natin sa tatlong paraan. Una, sa kalikasan. Lahat ng tao alam ang kalikasan, lahat ng nilikha, right? Pangalawa, sa budhi. Lahat ng tao may budhi. Pangatlo, providensya. Lahat ng tao alam niyang may nangyari. Naligtas siya ron. Ay naku, buti, ang bilis ko lumundag. Hindi ako nasagasaan. Kala niya, sa kanyang paglundag, siya hindi nasagasaan. No, it is by providence of God, the goodness of God. Kala mo, tinamaan ako rito, hindi ako nabulag. Galing ko talaga. Yun ang mabigat. Sa mga makasalanan, hindi na nakikita ang common grace of God. Now, nature, sa kalikasan, sa mga nilikha, Psalms 19, verse 1, ganito ang sabi, nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos, ang alin? Ang kalangitan. Lahat ba nakakita ng langit? So, ito ay general, pangkalahatan. Ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan. Imposible, walang gagawa. Kaya mo lumulutang yung mga bituin na yan. Hindi nahuhulog. Tingnan mo yan. Kung may pagkakamali ang paglikha niyan, mga kapatid, laglag lahat yan. Sabog ang sanlibutan. Tulad lang sa tenga natin. Ang tenga natin, mayroon niyang balancing tubig. At pag kaya na'y kinulang yung isa,
pagsaka. Kasi ang tawag niyan, anong sakit yun? Vertigo. Kaya lahat tayo perpektong ginawa ng kanyang kabutihan. Tignan nyo, verse 2, sa araw-araw ay nagsasalita ang alin, ang kalangitan, ang nilikha, at gabi-gabi ay nagpapayag ng kaalaman. Walang pananalita o mga salita man, ang kanilang tinig ay hindi narinig. Ngunit, lumalaganap sa buong lupa ang kanilang tinig at ang kanilang mga salita ay hanggang sa dulo ng daigdig. Sa kanila ay naglalagay siya ng tanda para sa araw. Yan pong sabi. Sa kalikasan, mismo ikaw masasabi, wow, mayroong Diyos talaga. Wala pa akong nakitang tao ng likha ng bituin. So, ano nangyayari? Yan ang problema ngayon sa tao. Kaya ang Diyos, ang mga tao, hindi kumikilala sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang nakita. Anong sabi sa Romans 1, chapter 1, verse 18, hanggang, alam nyo, hanggang 32 actually, ang sinabi rito ni Pablo tungkol sa mga taong nakikita nila ang gawa ng Diyos sa kalangitan. Sabi, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at sa kasamaan ng mga tao na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan, pinipigil ang katotohanan. Nakita nyo? May katotohanan sila nakikita sa kalikasan pero pinipigil nila ito, hindi sila naniwala, hindi nila pinipigil ng halaga dahil sa kanilang mga bisyo, sa kanilang kasamaan, kasalanan. Kaya verse 19, sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Hindi nagkulang ang Diyos. Mula pa nang likain ang sanlibutan ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay nauunawaan at nakikita ng lahat sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. Upang wala silang maidadahilan. Ang sabi po. Ngayon, dahil nagdadahilan ng tao na hindi ko kilalang Diyos, hindi pa nakarinig ng Biblia. Verse 21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. So mismong tao ang nagpadilim ng kanyang sarili tungkol sa Diyos. Verse 22, sa pag-angking marurunong, see? Who are these people? Yung may mga mataas pinag-aralan. Ang alam nila silang Diyos, hindi sila kumikilala sa Diyos. Ang tanong, kung may Diyos, nasaan? Ba't ako nakaabot ng ganitong tugatog ng tagumpay? Wala naman ang Diyos. Ha? Bakit po? Dahil sa kasalanan. Nawala ba ang biyaya ng Diyos sa kanila? Wala. Nananatili. Verse 23, at ipinagpalit nilang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira at ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa at ng mga gumagapang. Kaya't, napakalaki po itong kaya't nakaganyan. Kanya nga, dahil doon sa kanilang kaalaman, ang sabi ng Panginoon, dahil dito, kaya dahil sa mga pagnanasa ng kanilang mga puso, hinayaan sila ng Diyos sa karumihan. Ibig sabihin, hindi na sila kinontrol ng biyaya, bagamat nasa kanila. Binayaan sila, hinayaan sila sa Diyos, ng Diyos sa karumihan upang lapastanganin ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ang kasinungalingan ng kasinungalingan katotohanan ng Diyos at sila'y sumamba sa, at naglilingkod sa nilalang sa halip na sa lumalang na siya'y pinupuri magpakailanman. Amen? Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mga mahahalay. Nanyo? Kaya pa nakakahalay yung mga taong yan, bulag sila sa biyaya, walang nagkontrol sa kanila kundi ang kanilang kahalayan. Kaya pinabayaan sila ng Diyos sa kanilang mahalay na pagnanasa, ipinagpalit ng mga babae ang likas na pakikipagtalik sa likas. Babae sa babae na, hindi na lalaki. At gayon din naman ang mga lalaki.
Nang iwan ang likas na pakikipagtalik sa babae ay nag-alab sa kanilang pagnanasa sa isa't isa. Gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kaparusahan ng kanilang pagkakamali. Bakit po laganap ngayon ang homosexual at binibigyan ng rights ngayon ang marriage sa the same sex? Why? Dahil ba may katwiran sila? No. Ang totoo, iniwan sila ng biyaya ng Diyos para gawin nila ang karumalduman. Yung napakapangit nilang ginagawa, pinagmamalaki pa. So, ang kabutihan ng Diyos, common grace, pwedeng tanggihan at salungatin. Actually, ang common grace, ito yung pumipigil sa kanila para huwag magkasala. Pumipigil sa kanila para kanilang pigilan ang anumang pagnanasa ng laman na udyok ng kanilang likas na laman at udyok ni Satanas. Lalo na sa kautusan. Nagtitiwala sila sa kautusan na kailang sundin ito, kung tawagin yan is God moral o moralidad. Mabait naman ako eh. Bakit? Sinusunod kong kautusan. Sabi nila. Pero wag ka. Anong nasa likuran ng kanyang buhay? Labag sa kautusan. There is only one sin na dapat talaga nating pag-ingatan, and that is the disobedience of the law of God. Sin is the transgression of the law. Lahat ng ginagawa nating kasalanan, anuman yun, lumalabag ka sa kautusan ng Diyos. Gayong ang kautusan ng Diyos ang dapat pumigil sa iyo para huwag mong gawin ang napakapangit, kasama, at nagiging bisyo mo na, hindi mo na mabitiwan. Tapos haharap ka sa mga tao na tila banal. Kailangan dyan ang pagsisisi kasi may biyaya ang Panginoon. Ang sabi sa Galatians chapter 3 verse 10, sapagkat ang lahat na umaasa sa mga gawa ng kautusan, yung sundin lang kautusan, ay nasa ilalim ng sumpa. Bakit kaya nasa ilalim ng sumpa yung nagsusumikap na sundin ng kautusan? Moral naman ako eh. Moral naman ako, mabait naman ako. Pero ang sabi dyan, nasa sumpa ang sino mang nagsisikap na sundin ng kautusan. Sapagkat, ang sabi dyan, nasusulat. Ibig sabihin, andyan sa banal na kasulatan, salita ng Diyos, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Wala po talagang makakasunod sa lahat ng kautusan. Sapagkat isang pagkakamali lang, isang kasalanan, nilabag mo na lahat ng kautusan ng Diyos. Kaya lahat ng kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Diyos. James chapter 2 verse 10, kung sinusunod mo man ang kautusan, ngunit hindi mo nasunod ang isa, nilabag mo na ang lahat ng kautusan. Now, how many laws? Kung ating titignan. Ayon lang sa mga pag-aaral, eh, na mga 600, I think, 600 plus. Ten Commandments, Moral Law, Ceremonial Law, Provisional Law, umabot was 600. Pero pagdating kay Christ, expounded yan. Kahit nasa isip mo, kung hindi mo pinababayaan ng kasakiman, kasalanan pa rin. Kaya ang kasalanan ng tao, sin of commission, yung hindi niya, yung kanyang ginagawa, sin of omission, kahit yung hindi niya ginagawa, and sin which is invisible, spiritual, hatred, anger, spiritual yan. Walang ligtas ang tao. Sinunod man, huwag mo ako magalit sa asawa ko, pero kinuha ko man siya ng pera sa wallet niya. What is that? Wala pa rin. At saka isa pa, yung omission, ibig sabihin sin of omission, ang sabi sa James 4:17, anumang alam mong mabuti pero hindi mo ginagawa, eh nagkakasala ka sa Diyos. Prayer meeting, alam mong kailangan mo yan, miyembro ka. Hindi mo ginagawa, akala mo ligtas ka sa kasalanan?
You disobey God through sin of omission. Pagsamba, alam natin alas 9, pero dumarating tayo 9:30. That is sin of omission. Nandirebuke na naman si Pastor Boy. Yes. Sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan, 2 Timothy chapter 3, verse 16, ang salita ng Diyos ay kinasihan ng Diyos at ito'y mapapakinabangan sa pagsaway, pagtutuwid, rebuke. So that the man of God, upang ang tao ng Diyos ay maging tao ng Diyos at hindi tao ng kanyang sarili. Kung walang rebuking, walang repenting, kung wala pong pagtutuwid, wala pong pagbabago. There is no conviction ng sin. Kaya tayo ay kumakapal na ang ating budhi. Hindi na tayo nakakaramdam ng conviction mula sa Espiritu Santo. We grieve the Holy Spirit. So makita natin, dalawang revelation, general revelation, special revelation, at itong special revelation is the power of God unto salvation. Ito yung tinatanggihan ng maraming tao, bagamat para sa kanila ang Ebanghelyo. Basahin lang natin Romans 1:16-17. Ito yung special revelation or the word of God. Sapagkat hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Whether you are masisave ka sa impyerno or masisave ka sa iyong kamalian, sa iyong mga nakakasanayang kasalanan, Christian ka na, masisave ka pa rin. Kung pakikinggan sa palatayanan mo ang gospel, ang special revelation of God. Hindi big sabihin na mga unbeliever lamang maliligtas. Even we Christians, tayo po ay masisave sa ating mga kasalanan kung ating ipinapangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. Sapagkat ang sabi sa verse 17, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos, it's tumutukoy ito sa Christians at sa mga nasave. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya na nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, kung isipin natin sa tuwing tayo may tutuwid ng kasalanan, ay para lang doon sa mga unbelievers at hindi mo in-apply sa iyong sarili, hindi ka mamuhay sa pananampalataya. You are not a righteous man or person. At ito'y foolishness sa mga iba. Minsan din sa mga Christian, ayaw na nilang makinig na mensahe pag laging rebuke. Natandaan natin, 2 Timothy chapter 3, verse 16, para saan ang kasulatan? Inspired by God to rebuke, to reprove, and to instruct. 2 Timothy chapter 4, verse 1-2, inaatasan kitang ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Ito'y mapakinabangan sa pagtutuwid. Sapagkat ang sabi sa verse 3-4, darating ang panahon, manlalamig na ang mga Kristiyano sa pagkikinig ng totoong aral. Hahanapin nila mga aral na nagbibigay ng kati sa kanilang mga tenga. Hindi ko kinahiyang ang pangaral ng Ebanghelyo. Ayaw kong utu-utuin ang mga kapatiran. Himas-himas. Ayaw kong itago ang katotohanan. Kung kasalanan, ilantad mo. Sapagkat kung walang paglalantad, kung walang law, there is no grace. Law and grace must combine. Paano yan? Kailangan may rebuke, may pagtutuwid, may pagtuturo upang siya'y mahubog sa biyaya, sa goodness of God. So ang kasangkapan po ng Diyos
sa special grace is the Bible, the gospel. Huwag natin itong pang hinayaan o hayaan natin o tayo magsawa. Manabik tayo rito sapagkat dito tayo hinuhubog ng Diyos. Ephesians chapter 2 verse 10, we are His masterpiece. Tayo yung masterpiece ng Panginoon. Hinubog, nilikha tayo kay Kristo upang maipamuhay natin ang mabubuting gawang matagal nang itinakda sa atin na siyang dapat nating lakaran. Paano tayo darating doon kung hindi tayo pinutuwid sa ating mga pagkakamali? Sin of commission, sin of omission, and sin spiritual sa ating mga sarili. Tayo po'y naliligtas through faith. Sa biyaya tayo naligtas, whether salvation from hell o di kaya salvation ng ating maling pamumuhay sa pamamagitan pa rin ng ating pagsagot sa pananampalataya. If we believe God, then we obey God. Kaya nga, ito naman ang conclusion. Dahil lahat ng tao pala ay may common grace, mga kapatid, alam na natin i-differentiate what is special grace. Kadalasan ang mga Kristiyano kulang sa common grace. Kasagaran, sa Bisaya, karamihan sa mga Kristiyano, sila yung kapos sa common grace. Paano nangyari? Hindi yung mayaman eh. Walang pinag-aralan. Hanggang doon lang sila sa kanilang pinag-aralan, grade 6, high school. Bakit? Kasalanan ko. Ba't hindi ako nag-aral? Pero hindi ibig sabihin, wala yung grace sa akin. May grace. Hanggang doon lang. Kaya hindi ko kaya umabot ng kayamanan tulad ng isang matatalino. Pero bakit siya tumalino? Hindi sa kanyang sarili. By grace. Kaya nga pagka tayo po ay humanga isang tao, alam natin, hindi unbeliever siya, anong grace yung ating pagbigay sa kanya? Biyaya ng Diyos, naabot niya yan. Anong klaseng biyaya? Common. Pero ang isang Kristiyano na nag-backslid at siya'y nanimbalik at siya'y naglingkod sa Panginoon, sa biyaya ng Diyos, siya'y tumatag. Anong biyaya? Special grace. Kaya nga, malaman natin ang pagkakaiba. Tayo'y nilikha para sa mabubuting bagay. Lahat ng ginagawa natin mabuti mula sa ating pagkabagong nilalang, alam din natin kung ano yung mga buting bagay sa moral. Kaya kung magpasalamat tayo sa Diyos mula sa ating pagkabagong tao, ang Diyos na luwalhati. Pero kung nagpapasalamat tayo dahil sa common grace, tao na luwalhati. But we Christians, kahit sa common grace ang nakita natin, alam natin tayo nagbibigay luwalhati sa Diyos sapagkat tayo po'y nabubuhay din sa special grace. Kaya nga, huwag tayong matakot sa pangangaral sa evangelism. Why? Sapagkat may kabutihan sa bawat tao. May kabutihan siya na kanya itong bubuksan upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Walang tao maaaring magsabing, hindi ko kilala ang Diyos, hindi ko kailangan ng Diyos. Sa kanilang budhi, nagsasabi, mayroong Diyos, mananagot ka sa Diyos. Kaya kapag tayo po'y nag-share, nag-evangelize, huwag tayo matakot. Sapagkat alam natin ang Diyos ang siyang kikilo sa kanya sapagkat mayroon siyang kabutihang inilaan ng Diyos. Pagdating sa panalangin, huwag tayong manghinawa sa panalangin sapagkat alam natin may kabutihan ng Diyos na sa pinapanalangin natin 1,000,000 kilometro ang distansya niya. Nandun siya sa dulo ng South Africa. Once we pray, what goes up must come down. Alam natin yun. Sasagutin pa rin ng Diyos because mayroon siyang common grace. At sa atin, mayroon tayong special grace. Kaya dapat huwag tayong manghinawa sa panalangin. Akala nyo ba? Kapag kayo hindi tumadalo sa panalangin, eh walang nangyari. Mayroon, nabawasan kayo ng kaluwaltian ng Diyos. Pero pag nandiyan kayo, kahit wala kayong napaking, wala kayong naunuan, panay prayer, kalalakian, pero
ang Panginoon, kanyang tinatanaw ang iyong presensya sa pulong panalangin. May biyaya ang Diyos dyan. Huwag mong sabihin walang biyaya, kaya absent ka na. Tumitigas ng puso mo, hindi ka na dumadalo ng prayer meeting. Pagdating sa pagsubok, huwag tayong matakot sa pagsubok. Kailangan natin ng patience, faith and patience. Trusting God. Why? Nasa Kanya pa rin ang common grace. Siya pa rin may control ng lahat ng bagay. Hindi Mother Nature. No, providence of God. Hindi pa rin tayo dihado sa biyaya ng Diyos. Nasa atin lahat ang biyaya ng Diyos. Kaya dapat ang isang Kristiyano, wala sa atin ang inggit. Wala sa atin ang envy. Sapagkat ang Diyos, alam niyang ginagawa niya sa kanyang kabutihan. Magpatuloy tayo. Maging masigasig tayo. Luwalhatiin natin ang Diyos sa ating presensya, sa pagdalo. Bible study man, prayer meeting man, worship man, ang Diyos na luluwalhati. Pag wala ka, hindi na luluwalhati ang Diyos. Umaatras ka sa biyahe ng Diyos. Sapagat ang presensya ng Diyos, pangako niya, nandyan sa kanyang katawan. At kung wala ka sa katawan, nasaan ka? Nasa sarili mong kasalanan. So, saving grace, mga kapatid. Ito ang ipag-pray natin sa lahat ng ating mga bisita. At lahat ng ating mga bisita dyan, nagbabaliwala kung minsan yan, hindi nagpapalaga sapagat hindi pa nila naunawaan kung paano sila nabubuhay sa biyaya ng Panginoon, paano sila naligtas sa kapamakan, biyaya ng Diyos, paano sila nakakalayo sa lahat ng kasamaan, biyaya ng Diyos. At yung biyaya ng Diyos ang siyang nagdadala sa atin sa special grace of God, salvation. Sa akin, anong nagdala sa akin? Cancer sa utak. Doon ko na-realize. Doon sa ako kinatagpo ng Diyos. Masakit kung may mangyari muna sa atin bago tayo lumapit sa Diyos. Alam ko lahat dito sa atin, mayroong dahilan kung paano kang natagpuan ng Diyos. It is His grace. Sasabihin ko grace na lang. Both common and special. Kaya nga, hindi natin namin, common grace yan. No. Kung Christian ka, you know that is God's grace. Whether it is common, special, glorify God in that grace. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita, sa pagliliwanag po ninyo. Kailangan namin to Lord, upang maluwalhati ka sa aming buhay, sa aming pagdadalo, sa panalangin, pulong panalangin, sa pagsamba, sa mga Bible studies. Lord, hindi namin nakikita, naranasan ang mga pagpapalang sa aming ginagawang ito. Ngunit alam namin, mayroon kang pagpapala. At ang pagsagawa namin ng hiwalay dito, hindi namin pagsunod, nasusunod ang aming sarili. Alam namin, nasusunod namin ang aming mga kasalanan. Whether it is a commission, omission, or spiritual. Maraming salamat po, Ama, sa kaunawaan. Jesus' name. Amen.